So kung first time mo manonood dito sa channel na to, I'm Niza Gueco. Tong channel na to is about freelancing. So naglalabas tayo ng videos for newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing from scratch. Kung interested ka mapanood yung iba sa video series na to, so ito yung freelancing mini series. Kung interested ka mapanood yung ibang videos, tingnan mo sa description sa baba yung link ng playlist. Tapos, tingnan mo dun. Start mo dun sa umpisa. Nandun lahat ng magiging videos natin at saka yung mga past videos na. Thank you! Hi! So, today, pag-usapan naman natin kung ano ba talaga yung mga kailangan mo para makapagsimula sa freelancing. So, marami kasi yung maraming nakaka-overwhelm na information sa internet, di ba? So, marami rin yung nagsasabi na kailangan mo ng high-end equipment, kailangan mo ng mabilis na internet, kailangan mo magbayad ng courses. So, pag-usapan natin isa-isa ngayon kung ano ba talaga yung stripped off, yung talagang todo na, wala nang tawad, kung ano yung mga pwede nyo, yung mga kailangan nyo para makapagsimula kayo sa freelancing. Una-una, laptop or desktop. Doesn't need to be high-end, basta nagagamit siya at basta hindi siya Jurassic na 10 minutes yung lag niya. So, basta nagagamit siya at basta nagagawa mo yung kailangan ipagawa ni client, okay na yun. Kahit hiram lang yan, kahit computer shop lang yan, wag lang piso net, maubos yung pera nyo sa piso net. Eh. So, kahit mahiram ka, kahit mang second hand, kahit na yung binuo mo lang, so hindi kailangan high-end. Number two, internet. Siyempre, so, yun nga, pwedeng computer shop, pwedeng, hindi kailangan 50 Mbps or 100 Mbps, hindi kailangan fiber coverage. Basta, maayos yung connection mo at hindi siya basta-basta nawawala. Teka, parang wala namang ganung internet sa Pilipinas, parang lahat nawawala. Pero, hindi siya kailangan ganun kabilis. So, kunwari may internet, kabili ka ng dongle or yung pocket wifi para if ever may backup ka or kung sakaling mawala na internet tapos may kailangan kang gawin, pa-load ka dun sa ano mo tapos i-tether mo yung internet. Pwede yun, diba? So, basta meron kang internet at saka ng backup. Yung backup mo hindi kailangan mahal dahil kailangan pwedeng load lang yan. Yung internet mo hindi kailangan mahal dahil kung ano lang yung meron kayo. So, kung ano yung meron kayo internet na basta nakakapag-connect ka sa client, ayun. So, pwede na siya as a start. Make sure, syempre, mag-upgrade kayo pag kumita na. Pero, as a start, naghahanap ka pa lang ng job post, nag-send ka pa lang ng cover letter, okay na yan. Basta nakakonect ka sa internet, okay na yan. Basic knowledge. So, simulan nyo sa video 1 tong series na to. Enough na yun for basic knowledge. Pwedeng-pwede na kayong mag-start. Hindi nyo kailangan magbayad ng courses at hindi nyo kailangan magbayad ng workshops para makapagsimula sa freelancing. Start with what you have. Pag-aralan nyo yung pwede nyo pag-aralan. Sa group, maraming free. Pag-aralan nyo yung mga ganun. Tapos, basic knowledge, alam nyo na. Pwede na kayong mag-start. Number 4, communication skills. So, hindi lang basta communication skills na maangas. Communication skills na may courtesy at magalang. So, hindi natin sinasabi na kailangan lumuhod tayo dahil client natin yan. Pero, kailangan natin ng kailangan nating maging maayos kausap. Kailangan natin na yung gustong sabihin ng client, kaya nating intindihin. Kailangan yung gusto nating sabihin, kaya rin nating iparating sa client. Overall, kailangan yung communication yun ni client open. Hindi yung pagkabigay niya, gawa ka na, hindi ka na nag-a-update. So, basta yun. Yung communication skills,
kung paano ka na makipag-usap at paano kayo makipag-communicate sa client. As long as kaya mo yan, kaya mo na mag-start ng freelancing. Number 5, proper mindset. So, tanggalin natin yung fears. May past video tayo about sa fears. Lalagay ko dito. Meron din tayong mga past videos about mindsets na pag-usapan natin. Simulan nyo rin ulit. Ay, lutusan ko kaya na. So, simulan nyo yung playlist na to from video 1. Part ng aim ko sa mga videos na to is to shift your mindset para sa mga newbie freelancers. Kasi to eh, para ang pinaka goal ko is makapag step 1 na kayo agad. Hindi yung napaparalyze kayo sa step 0 dahil sa takot, dahil sa mindset, dahil sa maling akala. So, yun. Ayusin natin yung mindset natin na hindi yung first application natin, hindi yun yung magde-define sa atin. So, kahit ma-reject tayo, una lang yun, pwede ka pa mag-apply ulit bukas. So, malay mo, matanggap ka na bukas. Or, pag hindi pa, edi mag-apply ka ulit bukas. At least, alam mo, kesa yung nandun ka pa lang sa step 0, wala kang ginagawa para sa sarili mo, diba? So, yun yung stripped of 5 things na kailangan mo to start as a freelancer. So, sa tingin ko naman, meron na kayo niyan. So, comment nyo kung ano yung nakakapagpapigil pa sa inyo kung meron na kayo ng 5 na yan para mapag-usapan natin. So, yun. Take the first step na, ha?